malusog ng pangangatawan ng ating mga kabataan ang isa pa na gustong makamit ng ating Department of Health. Kaya naman ang mga soft drinks sa chichirya o tinatabang na junk food dapat daw ipagbawal sa mga eskwelahan. At mismong ang DOH ay tinututukan ang iba pang pagkaing mainam lang sa bentahan sa mga kantin sa mga paaralan. Nagbabalik si Steve Dailisan. Limang araw na lang balik eskwela na. Bukod sa mga gamit sa eskwela, mahalagang ngayon pa lang, maplano na rin ang kakainin ng mga estudyante. Mainam kung may oras na ihanda ang baon. Kaya ang Department of Health, pinag-aaralan na kung paano ipatutupad ang canteen makeover sa mga paaralan. Kabilang dito ang pagbabawal sa pagtitinda ng soft drinks sa school. Diyan tayo magkakaproblema sapagkat maraming mga canteen ang hindi masustansya yung pagkain. Kaya nga dapat ang magulang, ang paaralan ay magtuturo at gagawa ng paraan para masustansya ang pagkain ang makakain ng mga bata. Ang eskwelahang ito sa Quezon City, kapartner ng DOH sa Canteen Transformation Program. Simula sa pasukan, ipatutupad na sa kanila ang meatless Monday and Friday. Ipagbabawal na rin daw ang pagtitinda ng soft drinks at junk food. We're going to have fruits and vegetables every day of the week, but no sugary drinks. Dagdag pa ni DOH Assistant Secretary Eric Tayag, sa kagustuhan daw kasing makatipid ng ilang magulang, minsan ay sasaalang-alang ang sustansya at kalidad ng pagkain dapat nagbibigay talino sa mga bata. Dapat sa paaralan daw magmula ang pagtuturo sa mga bata ng pagkain ng gulay at prutas na mahusay na source ng vitamins at minerals. Kaya naririnig ko na sila na nagsasabi sa magulang nila na ayaw na nila yung bacon na fried for lunch. No? Kasi huwag natin iisipin na yung pinakamadali, yun ang bigay natin sa mga bata. Yung pinakamura, yun ang ibigay natin sa mga bata. Tapos kung bibili tayo ng handbag, bibili tayo ng sapatos o damit, gusto natin yung maganda at mahal. No? Dagdag pa ng DOH, hindi raw sapat na mabusog lang mga estudyante sa feeding program. Dapat siguruhin masustansya ang pagkain, lalo't ang busog na sikmura raw ang sandata ng mga estudyante sa pagkatuto sa mga aralin. Yung mga may mabuti na mga hangarin para sa mga mahirap na nag-aaral, hindi lamang po kayo nagbibigay ng pagkain, siguraduhin nyo po na healthy po yun. Baka mamaya mga noodle po yan. Eh, hindi po healthy yung maalat. Dapat paglaan daw ng tubig at sabon ng bawat paaralan para makapagugas din ng kamay ang mga bata pagkakain. Kaakibat din daw ng tamang pagkain ang pagkakaroon ng sapat na tulog para maging listo at bibo ang bata sa eskwelahan. Babala rin ang Department of Health kung bibili ng pagkain sa labas ng paaralan, dapat maging maingat. Kay baon yan, kesa kantin o street vendor, pwedeng magkasakit ang bata sapagkat ang mga pagkain madaling mapanis o hindi naproproteksyonan sa kontaminasyon, nalalangawan, maruming tubig, maruming yelo, ay maaaring magdulot ng sakit ng tiyan na mauwi sa diarrhea. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.